Good morning mga idolo. Maganda yung araw ngayon. May aring araw. Update lang ulit. At ano, hindi nakakapag-log. Ngayon, ito sa ano, sa ginawa nating pant sa video 9. Ito yun. Pant ay putas pala na pinaglalagyan ko ng ano, tubig. So ito siya. Yung retention niya ng tubig ang tagal. Hindi na nga, medyo hindi na nga naalis. Dahil siguro sa, ano, tag-ulan. Ang tagal maalis. So, ang naging problema ko dito, noon, syempre, matagal, maalis. Baka bahayan ng, ano, ng lamok. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng ganyan. So, ang second struggle, yung mga bibe, kinakain na nila to. Sobrang ano, nauubos nila to. Kapag ano. Kaya nung nag-sizing ako nito, few days ago, 2 days na yata, nag-sizing ako, yung laman nito, yung malalaki nandun, yung nabansot nandito, dito na pan, na parte. May tatlong mahina na hito nilagay ko dito. Ngayon nakikita ko pa rin sila dito. Pero hindi ko na pinapakain, ito na lang kinakain nila. Nagso-survive naman sila dito sa ano, sa butas. So ibig sabihin, kayang ano mag kaya siguro ng ano mag earthing pond dito sa ano sa ganitong kind ng ano ng lupa kasi ang tagal ng retention ng tubig eh. Tagal. Yung mga pato dito na naliligo dito na rin yan inuubos yung asola. Yan puno yan kaninang umaga yan. Nagbukmag na sila diyan. Ngayon ito pang ano, itong ginawa kong ito. Yung nilipat ko na sili. Yan, inuubos ng ano, ng pato at saka manok. Kaya ano, ang gagawin ko mamaya, kaya nilagyan ko ng ano, ng net. Ito, itong net na to. So, yun, pinutol-putol nila yan ng mga pato. Kaya naglang ka ng net. Ngayon, i-cultivate natin. I-cultivate ko ito mamaya. Tapos, ano, lalagyan ko ng ano, yun o, may hindi nagagamit na ano yun, organic na ano na lupa. Sira na yung sako. Kaya, ano, ilalagay natin dito. Yung mga nababasa ko, nilalagyan ng ano, ng abono na complete, yung 14-14-14 na sinasabi. Yun, yun ang nilalagay nila para ano, kumapal yung dahon ng sili. Yun ang ano, nilalagay nila. Tapos, foliar. Subukan natin kung may mabibiling ano, tingi-tingi kasi ilang ano lang naman to. Ilang piraso lang naman to. So yun, mabalik tayo doon sa ano, sa pad na ayun na ginawa natin yun, may ayun, yung pato. So yun, nilagyan ko ng ano yun, tatlong pirasong ano, hito. Eh nabubuhay naman, mayroong ano diyan. Tumatalon-talon yung ano. Yung isa naging territorial nga, inaway niya yung dalawa. So siguro pwedeng ano diyan, 10 ano. Yung mga mamabansot na hito, ilalagay ko diyan. Tingnan natin kung ano, survival nila. So
Ayun, at kumustahin din natin yung ano, yung hito natin sa ano, yung pinakawalan natin na hito noon. So, mag ano na sila ngayon. Almost 20 days na sila. So, almost 3 weeks na yung mga hito doon. So, yun ang size niya eh, ano eh. 1 to 2 inches yun. Ayan yung mga pato. Ayan, naliligo sila dyan. Kinakain na nila yung asola. So, yung asola, basically, hindi, ang yung mga, ano, yung mga livestock, pala, hindi nila, ano, pag hinarabas mo, ibinigay mo sa kanila, hindi nila kakainin. Little by little, pag, ano, binabalik-balikan na nila yan pag natikman na nila. So, kasi hindi naman yun ang ano, yung ang basic food nila eh. Ang ano, mga peach ganun. So, pag naano nila yung ano, yung asola na yan, kinakain na nila. Binabalik-balikan na nila diyan. So, ayan. Yung ano, visit natin yung ano, yung maliliit na hito na pinakawalan natin noon. Doon sa isang ano, sa concrete pond. Tapos to mamaya, cultivate ko to. Tapos lagyan, ilagay ko yung ano, yung organic na pataba doon. Kasi sayang lang din. So, okay mga idolo, ito, nandito na tayo sa ano, sa ano, pond, concrete pond na pinakawalan natin ng ano, pinakawalan ko ng ano, fingerlings ng ano, 3 weeks, more than 3 weeks na. So yun, ang laki na ng ano, ng mga hito dito. Kinakain na rin nila yung asola, mga idolo. So ganyang karami yung ano, nabuhay. Yan. So medyo malaki na talaga sila dito. Napalaki na natin. So ang ganda ng ano, survival nila. Siguro yung binigay na ano sa akin na mortality ng ano, binilhan ko sa ano, 5,000. Konti lang yung namatay. Pero may mga ano dito. Kasi sabi nga nila eh, ang traits ng mga hito eh ano, very territorial, nagkakainan ngayon. May mga siguro ano, nagkakainan dyan yung mga ano, namamatay, pero konti lang. Hindi naman ano, very ano lang, limited lang yung makakain nila sa mga kapwa nila, hito. Ayun, lalaki na nila. So, ang ginagawa ko dito, ang ano, ang nakasanayan kasi is that ano, ang sinasabi ng mga ano, mga nag-aalaga din, ang pagpapakain ay ano, umagat, tanghali, ay hapon. So, twice lang. Pero may mga nagsasabi na pwedeng ano, kahit kumapasyalan mo lang, o oh, di pakain ka, yan, laki o. Oh. Na. Mayroong ano doon, may namatay na at may isa. May namatay na isa. Tignan natin. At nagdala ako ng ano, ng ruler. Para tignan natin kung anong size niya na. So, ayun. Tignan natin. Kunin natin. Yung ano. Kunin natin yung namatay. Doon. So, yun. Most likely, ganun na yung ano, size ng ano. Ito, ano, mga idolo. Kaya namamatay mga to. Ang ano, ang common cause bakit namamatay. Pag ganitong ganito ng kalaki, ang common cause niyan ay eh, ano, overfeeding. Hindi mo naman maiiwasan 'yun kasi ang ano, ang traits mga ito talagang ano, kung ganyan na mamaya papakita ko. Kung ganyan na nagbigay ka ng ano, ng pagkain nila, talagang ano, susunggap nila. Napakita ko mamaya. So, i-ano lang natin to.
Tingnan lang natin kung ano ng size nito. So, ayan. Oh, most likely 4 inches na siya. For 1 month. 4 inches, ayan. Ito ang ano, ito ang legit na 4 inches kapag bibili ka ng ito. Ngayon, ang nung nabili ko to, ang talagang ang size niya talagang ito lang eh, hanggang dito lang. No, 2 inches lang talaga 'yan. So most likely pag bibili mo sa ano, sa mga legit na ano, na mga hito breeder pag ano 2 pesos. Ito ang legit na size ng ano, size ng 2 inches na hito. Ayan. So pag bibili kayo or maybe ano mga susunod na araw kung tuloy-tuloy ito, bebenta rin tayo ng ano ng mga hito na ano na fingerlings para kung may mga magka-interesadong ano mag-alaga. So yan, 4 inches. 4 inches na yan. So ito, ayun oh. Magkikita mo dito. Yan, 4 feet kasi yan oh. Talagang ano. Matakaw to. Matakaw. Kaya namatay. Yan, pakita ko sa inyo. Kung ano, kung paano ka mag, kung ano, sinasabi kong very ano, eager silang kumain. Yan. So, di ba? Mas wild pa yan pag kaninang umaga. Dami nilang ano, talunan. So, minsan ganyan yung ano, kinamamatay nung iba na ano, bihira lang naman. Bihirang mangyari na may namamatay sa overfeeding. Kasi kapag ano naman na yan, busog naman na ayaw, ano, ayaw na. Pero may mga ano, may mga ayun, hito na ganun na talagang ano, siguro eh, nabundat. Kasi territorial nga mga yan. Kaya ganun. Tanda natin yan. Ayan oh, laki. Ayan ito yung ano, yung yun. 5 inches na siguro yun eh. Yun, yun yung isa. Yun, yun ang mga shooter. So, most likely mga after 2 months na lang ako mag ano, magsasizing. Yun, 5 inches na yun. So, most likely ang mga size na nito is 4 to 5 inches na. For almost 1 month. 3 weeks maygit ay 3 weeks bigs up yun. So kinuha natin ng 2 inches 1 to 2 inches yung ano yung size for about 3 weeks yan na 4 months na ay 4 months 4 inches na 4 inches to 5 inches na yung laki nya. So yun, ganda, dami oh, kasi makikita mo yung mga daming ano, daming nabuhay. Sana ano, konti na lang yung casualties dito. So hindi rin gaya ng ibang ano, gaya ng ibang nagko-concrete pond eh, kompleto talaga sila, may mga ano, continuous yung ano, yung pagpapalit nila ng tubig 3 days papalit na sila, parang yung sa ano, sa Trapal. Ito hindi ko nagagawa dito kasi una walang gamit. Tapos ano, nakikiano lang ako sa tubig. Pag hindi ko napa-under 'yon, hindi ako magpapalit. Pero 'yun ang na-solve ko naman noon kasi 'di ba nga yung first experience ko dito nung nilagyan ko 'to, daming namatay. 'Yan eh, syempre wala tayong source of ano, tubig. May makukuha naman dito kaya lang
madumi. Baka mas lalong mamatay. Ay lalo't mga fragile yung mga malilit pang hingito. Baka hindi sila, hindi nila kayang survive yung ano, yung klase ng tubig dyan. So, yun, dito. Dito ko na naman. Dito na malaking bagay itong asola. Kasi yun nga, yung lack of oxygen, eh, ito nang nakakapagbigay, itong asola. So, dito, earthing pan, hindi pwede. Kasi yun nga, kapag umapaw yung tubig hanggang doon, hindi advisable, lugi na. Kaya pag nakatakas na lahat yun, alagaan mo. Hindi pwede, kailangan ma-develop para mapag-fish pa na nito. Kasi kapag nilagyan mo ng halimbawang higito dyan at umapaw, wala na. Lugi. Iyak. Iyak malala. So, yan. Mamaya pala, mamayang hapon, may nadadaanan kasi kami ni Krako pag nagwo-walk kami. Dun sa highway. Titinda ng iniihaw na ito. So, tanungin natin kung magkano bigayan. Magkano ang pagtitinda ng ihaw na ito. Para makita natin na maganda pala yung maganda yung business na maganda yung paghihito. Laki oh. 5 inches na siguro 'yan. So, mamayang hapon, tanong-tanong tayo doon. Sa nagtitinda ng inihaw na hito dun sa highway mamayang hapon. So, ayan. Balik tayo dun sa sa Trapal. Trapad. Trapad na sinasabi. Lalaki nila oh. 5 inches na yan. 5 inches. So, yun. Mas maliit yun yung kinuha natin. 4 inches na yan. So, ayan. Nakakatanggal ng stress. Sarap pag pagmasdan. Hi. Yan, makita na rin kayo. Ito. Doon pala sa sa previous video ko sinabi kong tataniman natin lang ito. Magbabasa ka naman. Baka magpalit din ako ng tubig nitong pan na to. Yeah, yan oh. Madali yan. Doon pala sa previous video ko sinabi kong tatanan natin ng ng gabi. Wala pa akong mahingi. Wala pa akong makita. Pero yun, pag may nakuha ako, tataniman natin dito. Tapos dito, sa bawat poste nito, taniman natin taniman ko ng upo. May nabili na kasi ako na seedlings ng upo. So, ayan, apat na ng upo. So, ayan. Gawin natin gawin ko ng akyatan ng upo. Tapos pag may nahinging gabi, tanim ko doon. Para kundang tignan. Tsaka may may ulam. So ayan guys, magko-cultivate lang ako dito. Sayang lang din doon. Gamitin na lang natin dito. Pampataba.
Sayang din eh. So, ayan. Ah. Tinatambak doon. Sayang din eh. Ito. Ngayon, ito yung upo na nabili kong seedlings. Itanim na lang natin to. Dito. Dito sa mga poste-poste niya para yan, mga poste. Para pag makyat siya. Ay, para akyat siya. Tapos, lalagyan ko na lang ng frame din to. Frame. Yan. Para dyan naakyat yung para shades na rin. So, sana maka-overcome itong mga sili. Sayang din. Na ito yung yung manghang na sili. Ah, magandang pampalakas kumain. Ay, kaya gawa ng spicy na adobong hito. Oh, di ba? So, ayun. Ito, hindi naman ako marunong talaga magtanim-tanim. Pero sa dami ng input na nakikita sa Facebook ngayon. Siyempre matututo ka rin. Yung yung experience ko sa experience natin sa paghihito. Hindi naman ako hindi naman tayo perfect din. Dami. Siyempre na nanonood lang din tayo. Nakikimarites sa mga vlog ng iba. At trinatry din natin sa atin. Ayun yung mga hindi naman lahat kasi magkakaiba lahat yung hindi lahat pare-parehas ng ng technique sa paghihito. May ibang iba silang may iba isang technique ng pag-aalaga. So, ayun. Siyempre kung yung best sa practice natin yun ang i-apply natin. Yung sa akin lang naman yun. Siyempre, experience ko lang. Yan. Kaya pala pinupuntahan ng mga manok dito dahil ito may mga earthworm. Yan. Kaya pala hinuhukay-hukay nila dito. Kaya ginawa ko itong lagyan ko ng net. Tapos ito na rin yung minarder nilang mga sili. Siling manghang. Meron pa lang akong napanood pala na ganitong setup ng pad. Paikot. Paikot naman. Paikot ganyan. Na tapos may isda. So, malamang magagawa rin natin yun. Soon. Malay natin. Diba? Mabuhay kayo, mga upo. Di naman, ginagdagan na natin. Apat na lang sa isang poste. Para hindi natin kung may mabuhay. Pero pag siyempre, isa lang yung buhayin natin. Pero hindi sila mag-agawan. Itong ito, tago muna natin. Baka may pagtataniman din tayo. Soon, kung may lupa, pagtataniman. Yan mga, mga idolo, ang pinagkakuhanan ko na lang ng pang didilig, yan.
Yan. Sagana yan sa ano, fertilizer. Ano? Yung ano, dumi ng hito. So, ayun. Tapos tayo dito. Sa ano, mga sili. Sana makarecover sila. Sana mabuhay yung ano, yung upo. O mamayang hapon, mga idolo, pag hindi ano, pag hindi umulan kasi everyday kaming naglalakad ni Kon, ni Graco. May nagtitinda ng ano doon, nagtitinda ng inihaw na hito. Doon sa may ano, highway. Tanungin natin kung ano, kung magkano ang bentahan niya. Kasi hindi ko pa rin natatanong. So, yun. Sana may mahingan tayong ano. Mahingan tayong may tatanim na gabi dito. Para ano. Hindi rin palibot. Yung napanood ko eh, ano eh. Palibot. Yung ganun. Oh, tapos may gulay dun sa ano. Gitna. Oh, so, baka magawa natin dito. Soon. Kasi ano eh. Wala talang ang magagawa kasi constant yung ano, yung palit ng tubig dito sa ano, sa trapan. Kailangan ng tubig, ng ano, palit ng tubig. Eh, sayang yung tubig kung hindi ano, mapakinabangan. Diba? Kaya nagiging ano, double purpose siya. Ayan mga idolo, mamayang hapon, tignan natin yung ano, yung nag-ihaw kung magkano ang bentahan ng isang inihaw na hito.